Kamusta mga Kasuki? Good morning sa inyong lahat. So, ang video natin ito, i-share ko sa inyo guys kung paano ba ako gumawa ng sticker label para sa aking mga itinitindang mga pabango. So, share ko sa inyo para malaman nyo or if ever meron kayong mga gamit sa bahay, pwede rin kayong gumawa. So, una, kailangan meron tayong computer or laptop. Yan, gaya ng aking gamit ngayon. And then, syempre, dapat meron din kayong printer. So, yung ating printer is Epson L3110. So, bakit ba Epson L3110? So, si Epson L3110, kung gusto nyong malaman yung price nito, no? So, ang price niya ay nasa 7,000 plus, no? So, bakit nga ba ito yung napili ko? So, si Epson L3110, no? So, siya ay 3-in-1 na. So, baka itanong nyo bakit ba napakamahal, nasa 7,000 plus. Kasi nga, siya ay 3-in-1 na. So, hindi lang siya pang printer, pwede rin siyang, ayan. So, pwede rin siyang pang Xerox, and pwede rin siyang pang scanner. So, 3-in-1 siya, guys. Scanner, Xerox plus printer na rin. So, ayan, si Epson L3110. So, bakit nga ba ito rin yung napili ko? So, si Epson L3110, no, maganda siyang gamitin sa mga sticker label, lalo na kung ang sticker mo ay may mga logo, may mga makukulay, no? Kasi nabibigay niya yung every detail, no, na kailangan mo sa isang label. Plus, parang ang featured ni L3110 is more on sa mga photos, no? So, yun yung nagustuhan ko sa kanya. Kasi nung unang gawa ko before ng mga label, kung mapapansin nyo, no, is gumagawa ako sa Word. Yan. So, sa Word lang ako gumagawa. So, ang gamit ko lang is Word box, parang ganun. Insert box, ganun. So, yun lang yung ginagawa ko. So, kapag may mga details na kailangan, kunyari mga logo, photos, so, mas maganda, mas magiging maganda yung result kapag ka ganitong klase yung gagamitin nyo. Plus, ang pinakamahalaga dyan is yung sticker paper na gagamitin nyo. So, may mga iba-ibang klase akong sticker paper na ginagamit. So, gaya nito. So, PP Pearl sticker. So, gamit ko to, no, bago lang to, bago ko lang itong gagamitin para sa gagawin kong label ngayon. So, parang ang so, ayan ang kanyang ano, no, high quality coating and paper base. Ayan. At ang maganda dito is waterproof siya. So, ito ay, no, ito yung kanyang itsura. Ayan. So, pearl, yun. Parang pearl type, no? Kung mapapansin nyo, glossy yung kanyang finish, no? So, yan yung kanyang sticker paper na itsura. Plus, may iba-iba rin tayong gamit ng mga sticker paper. Meron din tayong glossy photo sticker paper. So, gagamitin ko to sa mga 10ml ko, no? So, kung di nyo na itatanong, ito ay waterproof din. So, gagamitin ko to sa aking 10ml kasi mas manipis to, mas madikit, no? Mas madikit siya. Kasi before, ang gamit ko ay yung vinyl. So, meron akong vinyl dito. Ito yung dito, ha? So, meron ako dito. So, ito yung example nung vinyl transparent ko. So, ito yung example nung nagpagawa sa akin, no? So, nagkakaproblema kami kapag ay dinidikit na siya sa 10ml bottle. So, kung mapapansin nyo kasi, no? Sa 10ml bottle, masyado siyang maliit, plus yun nga, no, maliit, so mas ma-curve siya compare sa mga 80ml, 60ml, no, ng mga bottle. So mas hindi nagtatagal yung dikit niya kapag vinyl yung ating gagamitin, unless gagamit tayo ng heat gun. So sa mga labeling, no, kung nagsisimula ka pa lang, so kailangan matandaan mo or kailangan mong malaman ano ba yung pwede mong magamitin sa bawat bote. So kung tayo ay may mga PET bottle, no, yung mga plastic type na bote, so kahit na anong klaseng sticker, magiging madikit sa kanya. Magkakaproblema lang tayo sa glass bottle. So doon kami nagkakaproblema ngayon sa 10ml dahil nga masyado siyang ma-curve, maliit. Yun, so glass pa siya, so malamig. So kung wala tayong gagamitin heat gun, so madikit naman yung vinyl sticker. So siya naman talaga yung label talaga para sa mga pabango. Kaya lang, ang problema, no, wala tayong heat gun. So, yung heat gun is ginagamit yun para mas madikit yung mga sticker, no? So, dahil nga wala tayong heat gun, so, gumawa muna tayo ng paraan, no, dahil nga mas madikit itong si photo sticker paper. So, sa 10ml, yan ang gagamitin natin. At yung gagawin nating label sa ngayon is pang 85ml. So, kaya ang gagamitin natin is itong si PP Pearl sticker. So, start na tayo. Paano nga ba ako gumawa ng label sa aking mga pabango? So, una guys, yan. So, meron ako dito ang mga naka-layout na label.
So, kukunin ko na lang siya dito sa downloads. Kasi ang ginagawa ko, no? Ayan. So, andito siya sa mga downloads. Tapos, hanapin natin yung sample ng aking ipiprint na yun. So, hanapin natin. Ayan. So, example. Okay. So, hanap tayo. So, halimbawa natin ay itong si Sweet Pea. Ayan. So, i-right click lang natin siya. And then, punta tayo dun sa print. Ayan. Ay, mali pala. Wait lang. sorry. Mali pala. Wait lang. So, punta muna pala tayo sa Word. Ayan. Punta muna tayo sa Word. Masyadong mabigis ang mga pangyayari. Patituloy ako. Ay, nalito. So, open muna tayo sa Word. Ayan. So, kung mapapansin nyo, meron dyan picture, no? Kasi nakapag, ano na tayo, nakapag-print na tayo ng picture. So, hindi ko alam. Kapag itong cellphone ay nakatapat dito sa laptop, parang nag-ano siya. Nag-blurred. Nagkakama siya ng mga lines. So, hindi ko alam. Sa radiation ba yan? Ganun. Tignan natin itong ating ayan. So, tignan natin ang ating pearl sticker. Ayan. So, okay. Ready na tayo. Blank document. Ayan. So, ayan. So, ready na, no? So, i-right click natin siya. So, kapag nag-right click tayo, lalabas dyan yung size and position. So, ilagay natin siya sa 2x2. Ayan. So, yung width and height niya, ilalagay natin sa 2x2. Ayan. So, 2x2 na ba ito? Check natin. Ah, wait. So, kapag 40mm, hindi pala ito 2x2. So, kapag 40mm, no, yung ating bote, ito ay naka-PET bottle. So, ito ay babawasan natin. So, gagawin natin 'yung height niya. Ano ba? So, pili tayo ng size. So, ito yung gagawin natin 1.5. Try nga natin kung kaya ng 1.5 by 2.5. So, check natin ang itsura. So, ayan. So, ulitin natin. Gawin pa natin siyang 1. Kaya ba ng 1? One by 2.5. Ayan. So, ready na siya. 1 by 2.5. Again, maglaan tayo ng space. Tapos, insert another. Tapos, lagyan natin ng borderline para sa ating pagkakat na ikita natin. So, dito naman. Punta tayo dito. Lagyan natin ng lines. So, solid line. Ayan. So, yung color is gawin natin pink. Dahil pink ang background. Ayan. So, gawin natin pink. And then, okay. Tapos, yung kapal ng guhit, gawin natin 2. Ayan. So, para kitang-kita
yung ating ayan. So nakikita nyo ba? Ayan, kita na siya. So dahil dyan, so next slide din, insert ulit tayo ng another label. So dito naman, pili naman tayo. So yung label na pinapakita ko sa inyo ngayon is yung label na pinagawa sa akin ng aking kliyente. Shout out kay Ma'am Joyce Almalaga. Ayan. So shout out po kay Ma'am Joyce Almalaga. Ayan, yan po ang nagpagawa sa akin ng label. So thank you po sa pagtitiwala, Ma'am Joyce. Ayan. So eto naman, no, dako tayo sa 85 ml. So sa 85 ml, ilagay naman natin siya sa size na 2x2. Ayan. So, ayan, naka 2x2 tayo. Ayan. So, meron tayo dito. So, yung ating 40 ml, kung makikita nyo, no, mas mahaba siya compare dito sa ating 85 ml, no. So, pwede rin naman i-pattern na lang din natin siya. No? So, gawin natin itong 2.5. So, yung height is gawin natin 2.5. Ayan. Ayan. So, ayan. No? Ito ay mas liitan pa natin, mas kitiran pa natin. So, gawin natin to. So, ayan. So, ito yung label natin sa 40 ml. Ito naman yung label natin sa 85 ml. And then, lagay ulit tayo ng space. 1, 2. So, insert ulit tayo ng pictures. So, pili ulit tayo. So, piliin naman natin itong si Selena Gomez. So, ayan. Again, right click natin. Baguhin natin yung size, no? Gawin natin 2.5 by 2. Oops. Ang nangyari dito. Iba-iba yung kanilang mga sizes. Check ulit natin yung size nito. 2.5 by 2. Okay. Ito, check iba to. So, check nyo guys ha. Yung sizes niya. So, katulad niya, naka 2.8 siya. So, 2.5 lang natin. Maximize natin yung space. Ayan. So, ayan siya. So, hindi na tayo maglalagay ng borderline, no? Kasi, may kulay naman na. Kaya lang tayo naglagay ng borderline dito kanina kasi nga, hindi natin makita yung gilid niya para sa ating pagka-cutouts. Tapos, pwede pa tayong maglagay dito ng another label. So, insert naman tayo ng pang 10 ml. So, ayan na guys, no? So, ang ginawa ko, meron tayo dito iba-ibang mga sizes. Ito, yung ating 40 ml, yan. Meron tayong 85 ml, yan. So, iba-ibang design ang ginawa ko. So, ayan. So, yung ating 40 ml, pwedeng, ang size nito is 1.5 by 2. Ito namang ating 85 ml, size naman niya is 2.5 by 2. Tapos, meron din tayong ginawa dito na mas makitid na sizes, no? So, check natin to. Sa pang 40 ml din to, tinry kong gawin siyang 2.5 by 1.
So check natin kung anong mas maganda, kung ito bang 1.5 o yun bang 1 by 2.5 or ito bang 1.5 by 2.5. So check natin kung anong mas okay sa kanya, no? Ayan. So ayan, so ito ay trial lang naman, no, para sa video ito. So gusto ko lang ipakita sa inyo, no, kung paano ba ako gumagawa ng mga sticker based sa gusto ng aking kliyente, based sa design, gaya nito, no, kay Ma'am Joycel Malaga. So yan ang kanyang design. So i-check ko na lang yung actual, papakita ko rin sa inyo mamaya, ididikit ko, no, sa ating mga bote yung mga sizes. Ayan. So ayan siya, guys. Ayan. So ipiprint na natin siya, no, print na natin siya. Ayan. So kapag tayo ay magpiprint na, magprint preview muna tayo. Ayan. So print preview. Ayan. So check natin to. Ayan. Tapos so ang gagawin natin, check natin itong printer properties. Yan ang mahalaga dyan, guys, no? So kung mapapansin nyo, naka default siya. Ilalagay nyo lagi siya sa, ayan, so ang gamit natin is glossy. So ilalagay natin siya sa Epson Premium Glossy. Ayan, so naka glossy yung ating gamit na paper. Tapos ilagay natin siya sa high. Ayan, so lagay natin sa high. Ayan, so ready na. Check na natin, no? Mag okay na tayo, then intayin na lang natin lumabas. Ayan, so nagpiprint na siya. So ayan. So print na natin. So ayan, so ready na. Intayin na lang natin na lumabas yung ating sticker. So ayan, kung mapapansin nyo, oops, your margin are pretty small, some of your content, oh okay. So inow natin. Tapos balik ulit tayo sa layout. So ibalik natin siya sa margin na 0.2. So ilagay natin siya sa 0.2. Ayan. Tapos 0.2 inches. So check natin kung may magbabago ba. Oops. So dahil dyan, alisin natin yung mga spaces para magkasya yung ating mga label. So ayan. So ayan, bumalik na ulit siya sa 1 pages lang. So try ulit natin siya na i-print. So print preview ulit tayo. Ayan. So print na natin ulit siya. Okay. Ayan. So printing, check natin. Okay. So lipat naman tayo dito sa ating printer. So ayan, nakaready na yung ating paper. Hintayin na lang natin lumabas. So abangan natin ang itsura ng ating pinprint. So ang gamit natin dyan is PP Pearl sticker. So pasensya na sa makalat na kapaligiran, focus natin dito sa computer. So check natin kung anong kalalabasan gamit ang PP Pearl sticker. So excited na rin ako kung anong kalalabasan. So kung mapapansin nyo, medyo mabagal yung pagpiprint kasi nga tayo ay naka high quality plus glossy pa yung ating paper. So maingat na maingat yung pagpiprint ni Epson sa kanya para hindi mag-smudge, no? Para hindi kumalat yung ink sa ating glossy sticker paper. So mabagal ang kanyang pagpiprint kasi nga naka high yung quality ng kanyang pagpiprint. So, ayan guys. So, kung makikita nyo, yan yung ating itsura ng ating sticker. Ayan. So, ayan. So,
way, nakakatuwa, no? Nakuha niya yung every detail, lalo na itong flower na yan. So, sa sweet pea. Ayan. Ayan. So, ayan, nakuha din niya yung detail ng flower. So, excited na ako, no? Na ilagay siya sa bote. Nakakatuwa yung ating sticker. So, totoo nga, no? Dito sa, ano? Dito sa sticker paper na gamit natin. So, again guys, ang gamit nating sticker ay ito. So, ang gamit nating sticker sa ngayon ay itong si PP Pearl sticker. Ayan. So, si PP Pearl sticker ay nagbibigay daw ng additional gloss, no, sa ating sticker. So, may check natin to. Ayan. So, kung makikita nyo guys, ayan, ang ganda. Wow. So, hi, Ma'am Joycel Malaga. Ito na po yung sample ng sticker natin. Ayan. So, tinry ko tong 40ml sa medyo malapad, no? So, medyo 1.5. Plus, ito yung 1 inches. So, feeling ko itong size na to, pwede na rin siya sa ating 10ml. Ayan. So, ang ganda. So, nakita niyo ba yung parang pearl something? Makintab siya. So, makintab yung kanyang pagkaputi. So, excited na ako. So, ang gagawin natin guys. So, ayan lang guys. Kung makikita niyo, no? So, ayan. Parang ang laki nitong nagawa ko. Parang naiba yung ano, size nito. Compare dito. So, so, double check nyo na lang guys. So, ito ay sample lang naman. Eh. So, sample lang naman ito. Ayan. So, ang ganda, nakakatuwa, no? Sulit na sulit yung ating pagbili kay PP Pearl sticker. So, ayan, detailed na detailed. Ayan. So, ayan lang guys, no? So, again guys, ganyan ako gumawa ng sticker para sa aking label. And, papakita ko sa inyo mamaya yung ating finished product. So, ayan guys. So, again guys, itong aking ginawang demo sa inyo, no? So, thankful ako again. I-shoutout ko lang again si Ma'am Joycel Malaga, no? Sa totoo lang, dahil kay Ma'am Joycel Malaga, nagkaroon tayo ng extra income sa paggawa ng sticker label para sa mga pabango. Dahil siya lang naman, ang unang-una kong naging customer, siya ang nagsuggest na kung pwede gawan ko siya ng sticker label para sa kanyang pabango. So, itong bagong design, no? So, siya po ang nag-request ng ganitong design. Tapos, nilayout natin. So, nilayout na lang natin. Yan. So, nagpadala po siya ng logo. Ito yung kanyang logo. No? Yan. So, JJM Perfume Collection. Yan, guys. So, kung meron po kayong time, check nyo po yung page ni Ma'am Joycel Malaga. So, JJM Collection sa kanyang page, no? So, check nyo po, guys, si Ma'am Joycel Malaga. Yan. So, bukod sa pabango, meron din siyang mga bags. So, ayan guys, mamaya pakita ko sa inyo yung pag nakadikit na siya sa ating mga bote.